Magandang araw po. Nandito tayo sa Arroceros Park. First time ko pumunta dito. Napakaganda sa gitna ng Maynila. Malapit lang sa Manila City Hall. Gawa to ni Mayor Isko. Ang ganda nitong idea niya. Pero alam nyo ba, ang pagpunta sa park, di ba? Pwede dito sa Maynila o doon sa ibang lugar ninyo o pumunta sa mga magagandang tanawin outdoor ay nakakatulong sa stress. Para matanggal, mabawasan ang stress natin sa sakit natin, kulang sa pera, problema sa pamilya, malaking tulong. Yung paglalakad at pagtingin ng tanawin. Actually, proven yan eh. Saan to makakatulong? Diba? Alam ko, lahat kayo stress. Kung stress kayo sa pandemya, diba? Nakakaaburido. Kulang ang pera. Okay? Ang daming galit. Kaya nag-away kayo, pati ni misis, nag-away. Diba? O sa mga teenagers, di ba, hindi kayo makaaral, hindi makaisip, maganda maglakad-lakad dito sa park. Dok Lisa, lakad tayo. Di ba? So, may tulong po yan kasi yung view eh, nakaka-relax siya talaga. Mas na kumakalma yung utak natin. Di ba? So, may benefit siya. Actually, kahit yung mga namatayan, yung talaga may malaking problema, pwede rin dito sa park. Makakatulong po. Ha? Kunyari, meron kayong gustong plano, merong problema na aayusin, hindi nyo mahanap yung sagot, o sa mga estudyante, hindi makaaral, pwede po lakad-lakad muna sa park. Pag kayo ay hindi makatulog sa gabi, di ba? Dapat maglakad-lakad muna. Yung iba, naglalakad sa mall, pwede naman. Pero minsan dito, ang ganda po, sa gitna ng Maynila, fresh air, ang daming puno. Kita nyo tong view na to. Ang ganda nitong view. Malambayad dito sa view na to. Oh, sa dami ng yan po eh. Alam niyo hindi tayo makapunta sa mamahaling park parang sa mga Central City o kung saan-saan sa Amerika. At least meron tayo dito sa Maynila. I'm sure baka doon sa LGU niyo meron din, 'di ba? So paglalakad, maganda sa utak, good for the circulation, maganda sa puso, good for insomnia. At yung mga successful na tao, nakakaisip sila magandang project sa park eh. Dito nila ginagawa eh. Lalo na kung gusto mo mag-positive thinking, mag-isip lang na magaganda. Dito po, pinakamaganda. 1 hour, paglalakad dito, maraming mababawas. Alam nyo naman ang warning signs ng stress, di ba? Warning signs ng stress, nag-aaway na kayo sa bahay, pinapagalitan mo na yung mga anak mo, inaaway mo na, o hindi ka makaisip, aburido, mainit ang ulo, di ba? Ayan ang mga signs of stress. O hindi makafocus. Dito at least makikita mo pa yung Pasig River, oh. Nandun lang yung Pasig River sa tabi. 'Di ba? Relax ka dito sa isang side. Yung LRT nandoon, Metropolitan Theater nandoon. Tapos lakad-lakad ka lang dito, marerelax ka na. 'Di ba? Tapos maganda yung oxygen. Tapos ang ganda ng pathway, oh. Dok Lisa, tingnan mo, may ilaw pa, oh. Sa gabi napakaganda nito. I think magkakaroon pa ng ilaw dito, 'di ba? Sa mga puno, ba? Dok Lisa, lalagyan din. So, kung kayo ay na-stress, maraming ginagawa, kung kayo ay may sakit sa puso, high blood diabetes, di ba? Na-stress kayo, lakad-lakad lang kayo sa ganitong lugar. Lakad-lakad, sige Doc Lisa. Lakad-lakad, isip-isip, di ba? Oo, maganda po yan. Nag-exercise na kayo, maaliwalas pa yung isip ninyo, mababawasan yung problema nyo para pagbalik nyo sa bahay, mas kalmado na kayo. Actually, ito lang yung happiness ko eh, noon eh, nung pandemic eh. So, trabaho-trabaho sa umaga, sa hapon, alas 4, maglalakad-lakad konti. Yun po, mapawisan, exercise, tamang pagkain, trabaho lang sa umaga, ang ganda ng mga puno, di ba? Actually, ako, kung nakakita ko ng puno, nare-relax talaga ako. Parang gawa ng Diyos yan eh. Gawa ng Diyos eh. Nagbibigay ng inspiration eh. Kahit yung mga simple eh. Simpleng puno. Last na lang, alam nyo may kwento nung World War II. Yung sa mga Jews, di ba kinakawawa yung mga pinapatay yung mga Jews nung time ng World War II. Yung kinuwento ng isang survivor, na dun sila sa concentration camp, papatayin sila. Alam mo ano nilang tinitingnan niya? Puno. Tumingin na siya sa butas, nakakita siya na isang magandang puno, doon siya na-inspire. Na may puno pala ditong maganda. Kahit pinapahirapan sila doon, kahit ang dami nilang problema, tinignan niya ang ganda ng puno, oh. Ayun, oh. 'Di ba? Parang nagdadasal sa Diyos, oh, kita mo naman ang view na 'to sa gitna ng
Ayan, no? May puno, may araw, napakaganda. So, try to use your imagination. Kahit wala tayong pera, dyan nag-uumpisa eh. Katulad ni Mayor Isko, basurero, naging mayor, ang dami nagawa, di ba? Napakaganda. Salamat po. God bless.